bebe. Medyo nalaos na dyan akong pako kay grabe kainit diri sa amua. Okay, so hi, maajong adlaw, magandang araw, naimbag nga adlaw, buen dia, tama ba? Buen dia. And good day to everyone. So, kumusta kayong lahat dyan? Sana okay lang kayo. Okay, in this video, na-miss ko kasi ipakita sa inyo na dito ako sa bahay nagluluto. Kaya wala mo nang pagluluto sa kung saan-saan. Dito man na tayo sa bahay. And magnilamaw po mi og butong partner na sa amuang pako. Kay dugay-dugay na po mi wala kakaon og lamaw. Kining lamaw ang tawag sa amua. Kapag ang butong lalagyan ng sugar or condensed milk, tapos saluan siya og mga plain biscuits, kana flakes. Unlike sa buko salad, jud is kompleto jud ang mga sagol siya. Like, butangan siya og mga frutas. Yan. Nga na. Sa mua is, butangan lang siya og mga simple na ingredients. This is the advantage of living here in the province. Especially kapag nakikaugalingong tanom na mga butong or kalubinan. Kay anytime na gusto jud ni mo mukhaon og butong or pag gusto ni mo mainom og butong, ang butong sa amin, ibig sabihin is yung coconut na ganyan yung itsura. Yung pang salad talaga. Okay, in this recipe, kailangan ko ng fresh coconut milk or gata ng niyog. Lulutuin ko kasi siya in 3 different ways like adobo, salad, and ginataan with buwad or tuyo or dried fish, ganun. Mostly, ang mga niluluto talaga nila palagi dito sa bahay is salad and adobo. Yung salad is pakukuluan lang yung pako and then nalagyan ng mga ingredients, nalagyan ng mga kung ano-anong recados dyan. Kaya, kukompletuhin ko na adobo, ginataan, and salad.
Sabi ni tatay, hugasan ko daw ng pinakaluan na tubig para mamala yung dapaw. Dapaw ang tawag diri sa mua kapag Bisaya. Okay, sino nakakain na ng ganitong gulay? Ang pangalan nito sa amin, or ang native talaga na pangalan niya sa Pilipinas, ay Pako. In English, Edible Fiddlehead Fern. Ang meaning ng edible is safe siya kainin. Ayun. And then, yung fiddlehead fern, meaning yung pinakayang or yung pinakaudlot ng gulay or ng halaman. Tapos, yung may kulot-kulot pa ang dahon. And then, mostly, tumutubo ito siya sa tabing ilog or sa riverside. Alam niyo ba na napaka-healthy nitong sagbot na to? Este gulay pala. Marami siyang healthy benefits. Ayan. Na-research ko lang din siya sa Google kasi curious talaga ako sa halaman na to or sa gulay na to kung ano ba talagang meron sa kanya. Kasi daming ano eh, daming kumakain nito, hindi lang dito sa amin. Naisip ko nga dati baka nakakalason to kasi nung bata pa ako nakakain ng ganitong gulay. So ako gitikman lang, may mensad. Tapos marami din ako nakikita na nagbebenta ng pako dito sa palengke namin. Ayun, masabi ko talaga na legit, belong jud ni siya sa mga gulay-gulay diri sa bukid. So yun na nga, dahil curious ako, nag-research ako sa Google kung ano ba yung mga healthy benefits ng pako or ng gulay na to sa ating body. So ito yung mga healthy benefits, like promote blood function, improve energy, improve immunity, also body temperature and digestive health. So yan ang makukuha mo kapag kumain ka ng pako. Ito yung sinasabi ko sa inyong simpleng buko salad sa amin. Ang tawag ay nilamaw. So lalagyan na siya ng condensed milk. Minsan naman kapag wala may condensed milk, we also use brown sugar. Ayan, anak po na siya. Tapos lalagyan po na mo siya of flakes or mga biscuit na plain. Mao na yung nilamaw sa mua. Very simple. Pero lami kaayo. So after na ko na-prepare ang salad na pako, is this time I'm cooking naman sa ginataan na pako. Nilagyan ko lang siya ng tuyo or buwad dyan para sa iyang subak or halo sa iya ha. And then, pwede din kayo maglagay ng additional vegetables sa kanya kung anumang meron kayo dyan sa inyong kapaligiran. Like, pwede nyo din lagyan ng malunggay or anything na pwede ihalo sa kanya. Pati din itong adobong pako, pwede nyo din haluan ng kung ano-anong gulay para lalong mas healthy. Itong pako is meron siyang kaitsura or kamukha. Ang tawag naman doon dito sa amin ay lokdo-lokdo. Tumutubo din siya sa ilog. So, mauto si Jay makahilo or makapoison, makalason. So, ang difference naman nila para makita mo talaga maigi is itong pako, malambot yung dahon niya kapag udlot. And then, yung lokdo-lokdo naman, yung udlot nun is matulis or matalas, matigas. So, yun ang difference nun. Kasi may kamukha siya o kaparehas na tumutubo din sa tabing ilog. Okay, so that's it. This is Miss Angel World. Mangaon taninjan tanan. Mangaon na inyong tanan! Lami kayo! Come on.